Itong lecture video na inyong mapapanood ay handog sa inyo ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea. Ang layunin ng video ay upang makatulong sa mga migranteng Pilipino na nagnanais na mag-asawa ng Korean national o iba pang foreign national na maninirahan sa Korea. Nilalaman ng video na ito ang mga sumusunod. Isang introduction na kaugalian sa loob ng bahay pamilya sa Korea. Karaniwan sa mga problema ng mag-asawang Pilipino at Koreano, maaari rin maging isang problema sa asawang taga-ibang lahi. Ano ang mga programa ng pamahalaan at ng mga NGO support groups? Mga batas ng Pilipinas na ukol sa mga Pilipinong kasal sa mga banyaga. Kahalagahan ng pagiging volunteer sa Filipino community dito sa Korea. Ang lecture video ay isang requirement bago makakuha ng certification mula sa embahada ng legal capacity to marry o application for report of marriage. Matalas po sa kanilang nagiging problema ay ang lingwahe, no? Kasi po hindi marunong mag-Korean ang Pilipina at madalas hindi rin po marunong mag-English yung asawang Koreano, o kung marunong man ng English, kaunti lang. So, importante po ang communication sa mag-asawa. So, nagkakaroon sila ng problema ngayon sa language, sa communication. Sana marunong ka, kailangan marunong kayo mag-Korean, dahil kung hindi ka marunong mag-Korean, mahirap magsalita sa asawa mo, sa biyanan mo, ganun. Kailangan talaga marunong ka mag-Korean, tsaka maging matatag ka. Simula noong medyo marunong na akong mag-Korean, although my husband can speak a little English, but it's not enough to understand magkaano kayo kami sa isa't isa. So, I try myself para po magkaroon ng magandang pagsasama ang aming relasyon. Isang obligasyon ng Pilipinong asawa ang matutong magsalita at bumasa ng Korean para maganda ang samahan sa bahay. Konserbatibo ang mga Koreano, lalo na sa mga pamilya sa mga probinsya. Mahigpit ang pagsunod sa mga aral at tradisyon na ipinasa ng mga magulang. Mataas ang tingin sa nakakatanda at malaki ang utang na loob ng mga anak sa magulang na siyang nagpaaral sa kanila. Ang padre de pamilya ay ang lalaking asawa. Kung naninirahan sa bahay ng mga magulang, malaki ang respeto ng pinakamatandang anak na lalaki at siya ang dapat mag-alaga sa magulang pagtanda. Ang anak ay madaling nakukuha ang mga kaugaliang Koreano, pati ang pananalita. Nagiging malapit sa mga lolo at lola ang bata, kaya't hindi alam ang kultura ng ina o kaunti ang kaalaman. Palaki ng palaki ang pumupunta sa Korea ng mga Pilipinong marriage migrants. Higit kumulang sa 130 people sa isang buwan ang dumadating bilang asawa ng Koreano noong taong 2010. Ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamaraming asawang Korean, sumusunod na sa Vietnam at China. Bawal ang paggamit ng marriage broker sa Pilipinas ayon sa ating batas ng Anti-Mail Order Bride Law. Ito ay maaaring pagmulan ng sexual trafficking, domestic violence o human rights violation. Ngunit marami pa rin ang pumapayag na magpakasal sa tulong ng marriage recruiter. Kadalasan, ang kasal ay gawa-gawaan lamang at hindi sa simbahan o sa harap ng wes. Nakakakuha din ang mga papeles na dumadaan sa fixer. Lahat ito ay illegal na operasyon. Alamin kung ang inyong mga papeles ay tunay o peke. Marami sa marriage migrants ay nakatira sa bundok o sa bukid sa Korea. Maaari rin malayo sa simbahang Katoliko.
Ang relihiyon ay kadalasan Buddhism o Kristiyano. Hindi gaano karami ang mga Katoliko. Kailangan alamin pa ang malapit na simbahang Katoliko. Mula 18 hanggang 30 years old ang edad ng mga Pilipinong asawa ng mga Koreano. Marami sa kanila ay nakapag-aral sa Pilipinas, ngunit hirap makahanap ng trabaho o maliit ang sahod. Kipit ang pamilya kaya't kailangan tumulong sa pamumuhay o pagpapaaral ng mga kapatid. Sa punta nila sa Korea bilang asawa ng Koreano, hindi sila handa sa mga hinaharap nilang sitwasyon. Hindi sila marunong magsalita ng Korean language. Kulang ang kaalaman sa batas ng Pilipinas laban sa mga Korean marriage brokers. Yung pagsasama namin medyo may konting gulo na kasi yung asawa ko medyo pag gabi na umuwi, laging lasing. Yung pagdating ng pangatlo kong anak, is lalaki siya, pero nung time na buntis ako, medyo nagkagulo na lang kami doon. Doon na kami nag-umpisang maghiwalay. Sa tingin ko po, sa naging karanasan ko, itong domestic violence na ito, madalas ay nagiging offshoot ng frustrations ng dalawang mag-asawa. Frustrated ang Koreano dahil iba yung kanyang expectation. Tapos frustrated din po yung Pilipina dahil iba din po yung kanyang ine-expect. Lalo na po yung mga nag-asawa through the agencies or yung mga matchmaking group. Actually po, personally, hindi ako in favor or hindi ko po ito ine-encourage. Kasi nga po, kung through the agency sila nagkita, nagpakasal, wala yung basic na requirement ng para magbuo ng pamilya, which is love. Siyempre, pag walang pagmamahal, wala din pong respeto sa bawat isa. At kung wala ring pagmamahal, yung pong kaunting problema, which is naturals naman sa mga mag-asawa, sa tingin ko, ay lumalaki. Sa Korea, legal ang mga marriage brokers. At ito ay sumusunod sa mga regulasyon ng mga local governments at Korea Ministry of Justice. Ngunit sa Pilipinas, bawal sila magnegosyo doon. Kadalasan, mayroon silang mga local recruiters na lihim sa kaalaman ng mga otoridad. Maraming kababaihan ang pumapayag na makakilala ng Korean husband sa tulong ng marriage broker. Bumabayad ang Korean husband sa recruiter para ihanap siya ng asawa. Ang Pilipina naman ay binibigyan ng mga gastos pangkasal at kaunting cash na para sa magulang. Sandali lamang ang pagpapakilala ng mag-asawa at ito ay kinakasal na. Labag ito sa batas ng Pilipinas. Kulang din sa kalaman ng Pilipina sa mga karapatan bilang migrante abroad at karapatan pag nagkapamilya na siya. May mga problema sa mag-asawa, ngunit mas higit ang problema kapag ibang lahi ang mag-asawa. Sa karanasan ng mga Pilipinong may asawa ng banyaga, nakalista ang 6 na problema na nakita ng embahada at ng mga NGOs na tumutulong sa mga Pilipino sa Korea. Unang-una na dito yung sa komunikasyon. Sa komunikasyon, sinasabi nila na hindi sila nagkakaintindihan ng mga Koreano dahil hirap sila sa wikang Koreans. So, ang Latin Mothers Association ay tumutulong para ang mga kababayan natin ay matuto ng wikang Koreans. At ito ay libre na ibinibigay sa kanila na every Sunday sa amin sa center na in-offer. Pinakamahalaga ay yung intindihin po natin yung kanyang kultura ng ating asawa. At the same time, unawain and higit sa lahat ay ituring natin sa sariling atin ang kultura na yan. We should be very proud of our husband's culture. At the same time, turuan din natin ating asawa na
malaman din niya yung kultura natin. It's a give and take relationship. Hindi lang po yung one-way traffic na isa lang yung kumukuha, isa lang yung nagbibigay. Pumupunta din kami doon sa probinsya ng asawa ko kung ano yung ginagawa ng mga Koreans. Of course, yun din ang ano gagawin ko as much as possible, mas ano pa na gusto ko na makikita ng aking mga in-laws na talagang adapt ko na rin yung kultura nila. So, isa pa din sa naging problema ng ating mga kababayan ay ang hindi pagtanggap ng pera o hindi sila binibigyan ng pera ng ating mga Korean nilang asawa. Ang ginagawa nila is naghahanap sila ng trabaho upang mabigyan sila ng sustento o mapatustusan nila ang kanilang pangangailangan pang araw-araw kung hindi sila binibigyan ng asawa nilang Koreans. So, minsan mayroong lumalapit sa amin sa center para magpatulog ng paghahanap ng trabaho. So, itong center naman ay lapitan ng mga tao, hindi lang mga manggagawa, kundi yung mga ating mga Korean spouses. Pangatlong nagiging kaso ng ating mga kababayan doon ay yung pangbubugbog ng mga asawa. So, sa mga binubugbog ng asawa, so lumalapit sila sa center upang mailayo sila doon sa violente nilang asawa. So, ang center ay nagpo-provide din ng shelter para sa kanila na mapagkasundo at mapag-usapan din kung ano ba ang pinag-awayan at pinagtalunan ng mga mag-asawa nito. At kung hindi talaga na sila magkakasundo, ang ginagawa ng center ay inilalagay na lang sila sa sentro upang doon ay tulungan sila, lalo na ng ating mga madre dahil katoliko ang ating center under sila at malayo ito at hindi namin alam kung saan nandoon ang shelter na ito. Bawal manakit ng kapwa. Ito ay aral sa ating relihiyon at sa batas ng ating bansa. Ang human rights violation ay hindi dapat pairalin sa pamamahay sa Korea. Mahalaga ang pagkakataon na mag-aral o magtrabaho sapagkat ang isang tao ay nagkakaroon ng lakas ng loob at maayos na pamumuhay sa pamilya. Time ng medyo hindi maganda yung pag-aano namin, so sinasabihan ko po siya kung ano ba talaga ang gusto mo. Gusto mo magsama tayo ng matagalan or magsama tayo ng short term lamang. Kasi po, pag hindi po maganda ang pagsasama ng mag-asawa, di mas mabuti pang maghiwalay na lang. But the answer of my husband, sabi po niya na dahil nga kasal kami, of course, kailangan magsasama kami. So I ask him naman na dapat mag-give and take tayo. So the most important sa mag-asawa yung give and take relationship. Ayon sa batas, ilan lamang na mga officials ang pwedeng magbigay ng kasal. Kailangan isang judge o official ng simbahan na accredited sa National Statistics Office. Sa abroad, ang konsul ng embahada ang pwedeng magkasal. Ang Pilipinong asawa ay mananatiling migrante ng 2 taon o lampas pa hanggang sa may kakayahan ang Koreanong asawa na mag-file ng petisyon sa naturalization sa Korea Immigration Office. Walang divorce sa pagitan ng 2 Pilipinong mag-asawa. Ngunit, kapag ang asawa ay foreigner at yung foreigner ang nakipag-divorce, pwedeng mag-asawa muli ang Pilipino. Kailangan kumuha ng judicial decree sa abroad, authenticated by the Philippine Embassy, at kumuha ng abogado para mag-file ng petition for recognition of divorce sa Philippine Court. Kapag nalagay na sa NSO certificate ang annotation ng court order, at saka lamang pwede mag-asawa muli. Bibigyan ng legal capacity to marry ng embahada ang applicant. Ayon sa ating batas, kapag ang Pilipino ay nag-asawa ng isang banyaga at nagkaroon sila ng anak, ang anak na yon ay mananatiling Pilipino kung nung ipinanganak ang bata, ang Pilipinong magulang ay isang Philippine passport holder. Ngunit kailangan may rehistro ang bata sa Philippine Embassy within 1 year mula ng ipinanganak. Kailangan dalhin sa Philippine Embassy ang hospital record. Kapag lumampas sa 1 taon ang pagre-rehistro ng bata,
kailangan siya mag-apply for late registration. At ito ay kailangan magawa kaagad ng magulang para imapadala ng Philippine Embassy sa National Statistics Office sa Pilipinas. Sa Korean law, karaniwan kapag ang Pilipino ay nag-asawa ng Korean, kailangan i-renounce niya ang Philippine citizenship. Ngunit noong 2011, ang Korean government ay pumapayag na ang Pilipino ay pwede ma-retain ang kanyang Filipino citizenship. Ito ay tinatawag na dual citizenship. Ngunit importante sa Pilipino na sabihin sa Korea Immigration ang intention niya na ma-retain ang citizenship niya. Kung hindi, pipilitin din siyang i-renounce ang kanyang Philippine citizenship. Tungkol naman sa adoption ng batang Pilipino, walang agreement between the Philippine government and the Korean government on inter-country adoption. Kung nagnanais ang isang Koreano na mag-adopt ng batang Pilipino, kailangan siya mag-apply directly sa Department of Social Welfare and Development Adoption Placement Office sa Pilipinas. Ang suporta mula sa kaibigan na kapwa Pilipino o simbahan ay mahalaga para maintindihan ang kalagayan sa Korea o anumang tulong ang kailangan. Isang sense of identity ang umiiral kapag kausap ang mga Pilipino o kasama sa pananampalataya. Si Sister Lucia Ulalia ay 10 taon nang nagtatrabaho sa Korea bilang isang missionary sa Kasan Migrant Center. Si Irvin Bikilio ay isang scholar dito sa Korea, ngunit nagbigay siya ng panahon para maging volunteer sa Filipino community. Naging presidente siya ng Loving Mothers Center sa Daegu. Matagal na panahon ng kasal ang mga former Filipinos na sina Mrs. Fe Kim and Mrs. Grace Park sa kanilang Korean husbands. Sila ay active Filipino community leaders at sila ay nagtayo ng mga organisasyon na tumutulong sa mga Filipino-Korean spouses. Pero meron din tayong mga kababayan na hindi tumagalang samahan dahil sa hindi pagkakaunawaan at wala ng lutas sa suliranin. Ngunit hindi ito naging sagabal sa kanilang pagbabagong buhay at pagtulong sa kapwa. Alam niyo, sa bawat area, kahit pa sa probinsya kayo, mayroon at mayroong mga Filipino na asaway Koreans o kahit hindi Filipino, mga foreigners na nakapag-asawa ng Koreans, look for this group. Sila kasi ay pwede ring magbigay ng advices sa inyo kung paano nila na-overcome ang kanilang naging difficulties in the beginning. Na maaaring kung ikaw lang mag-isa, sasabihin mo, ay parang lumalaki yung problema. Pero pag narinig mo sila, misa nga sasabihin nila, ay nako, mas grabe pa dyan ang naranasan ko. Pero nalampasan nila. So look for this group, the healthy ones, ha? Kasi mayroon din namang iba na nagtuturo din ng tumakas kayo or ganito. Piliin din ninyo yung inyong sasamahan. Habang bago pa kayong dito sa Korea, kahit na nangako yung asawa ninyo na magpapadala ng pera buwan-buwan sa Pilipinas, maganda sigurong unahan na ninyo yung families ninyo sa Pilipinas na huwag muna silang masyadong mag-i-expect at kung sakaling hindi makapagpadala ng regular, na huwag naman na parang pinipressure ka din. Kasi ito ay isang lasamag na nagiging problema. Akala kasi ng iba, kaya ka lang nag-asawa ay dahil sa pera. Di ba pangit na image yun? Minsan ang center po ay nagbibigay sila ng iba't ibang libangan na kung saan ang ating mga kababaihan ay malibang pansamantala ng kanilang nararamdaman na pagkabubog. Halimbawa, kung saan halimbawa ay may mga music session na kung saan pwede silang makapagtugtog ng gitara, ng piano, ng ano pa mang bagay na malilibang sila
na kung saan ay binibigay din ito ng ating sentro o ng Loving Mothers Association sa kanila, o inililing sila sa mga women's desk section or lahat ng tulong na po pwedeng magawa ng isang sentro para sa kanila. Marami naman pong nakalink na organisasyon dito sa aming center para mapawi yung kanyang nararamdamang bagabag o sitwasyon na nabibigatan siya. Ang mapapayo ko sa mga Pilipino na mag-asawa ng Koreano, unang-una bago sila pupunta dito sa Korea, ay mag-aral muna sila ng Korean language at alamin nila kung ano ba ang kultura dito sa Korea, kung matanggap ba nila o hindi para sa kanilang kapakanan, na mabuting kapakanan. Pangalawa, kailangan magiging ano ka, magiging humble ka sa sarili mo, lalo na pag nandoon ka sa mga biyenan mo. Kung hindi ka nagtatrabaho doon sa Pilipinas, you should do the job na kung ano yung ano, yung hugas ng maraming plato, yung karamihan pag may mga affair dito. Kailangan gagawin mo yon, hindi yung mag-ano ka na, mag-feeling senyorita ka. Kailangan talaga kung ano yung ipagawa sa iyo, basta as long na hindi ka lang sinasaktan, do it by yourself na galing sa puso mo. Para makita naman sa mga biyenan or mga in-laws mo na mabait ka pala, matulungin ka, or marunong kang makisama. Ang importante kasi, kung asawa ka ng Korean, marunong kang makisama sa mga Koreans, lalo na sa pamilya niya. I've been living here in the Philippines for almost 3 years with my husband and my son. Nung na-meet ko siya dito sa Philippines, actually, hindi naman talaga na nagkaroon kami ng relationship. Nagkaroon pa ng parang pagkakaibigan or getting to know each other, kung sino siya at saka sino ako. And then after that, nung medyo naging maganda na yung relationship namin, I decided to go to Korea and decided to get married with him. After we got married, we decided to live in Busan, to settle down in Busan, besides my mother-in-law's house. Actually, living in different countries is a hard life for me, kasi the first thing is yung language and at the same time the culture. So hindi ako prepared sa ganun na environment. I really find time to study myself on how to learn how to speak Korean, kasi yung father-in-law ko he really pushed me to speak Korean language para magkaintindihan kami. Yung Korean language is, meron kasing isang church sa Busan na nag-offer sila ng free language study for foreign wives. So doon ako pumasok para mag-study ng Korean language. Nag-stop ako mag-aral doon. Nag-self-study ako. So, I invited kids in my home. And then, binibigyan ko sila ng food, pinapakain ko sila, kinakausap ko sila. And kung yung sinasabi nila sa akin, tinitake note ko yan. Pag meron akong hindi na naiintindihan, tinatanong, kumuha ko ng dictionary, tapos iti-check ko yan siya kung tama ba yung mga words na ginagamit ko. And then, naging malaking tulong din yung pagko-communicate ko sa father-in-law ko, kasi yung father-in-law ko, siya yung nag-check sa akin eh, kung tama ba yung sinasabi ko. Noong 1996, nabuntis ako ng aming unang anak. And then, after 9 months, pinanganak ko siya. And then, doon na nag-start yung responsibility ko as a mother. Dumating ang time na napalaki ko siya. And then, nung nag-age 4 na siya, I decided na kailangan akong mag-work, nag-start akong magturo
sa isang school doon sa Busan. My husband is a very nice person, understanding, loving, and responsible father to my son and responsible husband to me. Actually, hindi ko siya kinonvince. Siya mismo yung nagsabi na pumunta tayo ng Philippines para mag-business. Pero after a month, doon ako nakapag-decide na samahan siya para at least magkaroon kami ng magandang relationship kung magkasama kami sa isang place. So, nag-decide kami na mag-venture sa transportation business. So, nag-start kami ng apat na unit ng taxi, ng mga bago. And then, after a month, nadagdagan siya hanggang dumami ng dumami. Ngayon, meron na kaming 80 units na taxi. 80 units na taxi. So far, so good. Actually, ang pinaka, ano naman talaga namin dito, bakit kami nag-decide? Kasi we have a mission to accomplish here in the Philippines. Like setting up foundations para makatulong kami sa mga Filipino na dapat naming tulungan. Kasi ang husband and wife, even Filipinos, kung ano ng klaseng nationalities, nag-aaway talaga. Kaya lang, ang pinaka-importante doon, halimbawa pag nagalit yung husband mo, huwag ka nalang magsalita. And then, pag medyo okay na yung ano niya, hindi na mait yung ulo niya, kausapin mo siya, mag-usap kayo ng masinsinan. Lalahanin lang namin si God na whatever difficulties, kaya niya kaming tulungan. Kaya naging successful yung aming married life. Until now, magkasama pa rin kami. Siguro meron pa kayong ibang mga tanong na hindi natalakay ng video. Maaring makipag-usap sa isang consul o kaya tumawag sa mga numero ng embahada o mag-email sa sumusunod na address. For further information, bisitahin ang Philippine Embassy website. Sa ngalan ng Philippine Embassy sa Korea, maasa kaming magkaroon ka ng isang masaya at masaganang kinabukasan sa Korea.